Nagbabalik po ang kusinerang mami. Yun naman po mga mami, ay share ko naman po sa inyo kung paano po gumawa ng isang masarap at malambot na pichi-pichi. So ito lang po yung mga gagamitin natin. So kailangan po natin ng 1 kilong kamuting kahoy or cassava. Ito po'y babalatan natin at pagkatapos balatan ay hugas. At ngayon naman po ay gagagarin po natin ito. So gagamit po ako dito ng grater ng cheese. Pero kung may iba po kayong paraan para gagarin ang ating cassava ay gawin nyo po yung ways nyo po. So yung iba po kasi gumagamit ng processor. Pero ito lang po yung available ko. So ito na lang po yung gagamitin ko. Okay, so gagarin po natin ito ng ganito. Mas maganda po mga mamis kung yung nabili nyo po na kamuting kahoy ay yung kulay puti. Tapos po malambot lang siya. Kumbaga hindi pa siya ganong magulang. So after po natin gadgarin ng ating cassava, tayo po ay magpipiga. Pipigaan po natin ito. Pero make sure naman po na huwag nyo naman pong tanggalin lahat ng katas kasi mawawala na yung totoong lasa ng ating kamuting kahoy. So, kumbaga sa 100%, magtira naman kayo kahit mga 40 to 30% na katas. So ayan na, napigaan na po natin siya. So atin po itong paghiwa-hiwalayin. And then magready naman po tayo ng tubig. 4.5 cups or 4 1/2 cups ng tubig. Then ilagay natin ang 1 3/4 cups ng sugar. So puti po ang nilagay ko dito. Kung gusto niyo po maglagay ng wash, pag-wash na lang kayo. Atin po itong halu-haluin hanggang sa matunaw ang asukal. Totally matunaw ang sugar. At kapag tunaw na po ang asukal ay ilagay na po natin ang ating lye water or lihiya. So meron po ako ditong 1/2 teaspoon. So nawawala po ang aking 1 teaspoon. So gagamit po ako dito ng 1/2 teaspoon. Gamitin po natin dito ay 2.5 teaspoon o 2 kalahati. So halu-haluin natin. And then isasali na po natin ito sa ating cassava. Napakalambot na ito mga mamis. Promise. Gawin nyo itong recipe sa inyong pang negosyo. Chak, yayaman kayo. Pag nahalo na po ito, ito po ay i-divide natin into 4. Pero kung gusto nyo walang kulay, okay lang. Para kasi magustuhan din ng mga bata. Alam mo mga bata mahilig sa makukulay. Hindi nila alam kamuting kahoy pala yung kinakain nila. So eto, hatiin natin sila into 4. Kung gusto nyo po na mas marami yung kulay yellow or kulay pink, violet or green, tansyahin nyo na lang po mga mamis yung tingkad ng kulay na gusto nyo. Kung gusto nyo po ng medyo light lang or dark, go! Wala siyang pait mga mamis. Try nyo po ang recipe na to. Wala kayong pait na matitikman. Maglalagay po tayo dito sa isa ng ube violet food color. So medyo napatingkad lang po ang aking violet. And then ang ating buko pandan. Buko pandan pong flavor talaga ang ginamit ko. And then food color naman po. Kasi wala akong flavor nito na strawberry, so food color lang po yung ginamit ko. So habang magsasalin po tayo ng ating measure sa ating mga cups,
magpapakulo na tayo ng tubig para pag natapos na tayong magsalin ay ready na ito para ating isala. So ngayon naman po ay atin po itong ilalagay sa molde. So meron po ako ditong medyo malaki at may maliit. So malaki po yung gagamitin ko muna. So hindi ko po siya nilagyan ng grease niya or ng oil or ng whatever. So tubig lang pong bahagya. Hindi naman may tubig talaga. So binabad ko lang siya sa tubig and then nilagay ko dyan. Wala pong grease. Since kulang po yung aking cups na medyo malaki, so gagamitin po ako dito ng maliit. So isa lang na po natin ang ating pichi-pichi. Steam na po natin ito. So steam niyo po ito na mga around mga 25 to 30 minutes. Depende po kasi sa lakas ng apoy. Pero check niyo na lang po. Check niyo po ng toothpick. Check niyo po kung luto. Check natin. Ng toothpick. So kapag wala na pong dumikit dito sa toothpick natin, luto na po siya. Ayan, luto na po siya mga mommies. Palamigin po natin ito bago po natin ito i-roll sa grated coconut. Ayan, so malamig na siya. Ito na po i-roll natin sa ating grated coconut. Ayan, ganyan lang. Tingnan niyo mga mommies. Ang lambot niya. Promise, ang sarap. Ang lambot. Perfect. Ayan, so i-roll lang po natin ito sa ating kinayod na nyog. Ayan. Maganda ang ating pichi-pichi. Sobrang malambot siya. So, gawin nyo itong pangnegosyo mga mommies, promise. Yayaman kayo. Okay. Okay. Oh, eto na, pangnegosyo. Ayan na. Benta nyo na. Okay, so, thank you po. Thank you for watching this channel, this video. Sana makatulong ito sa inyo. Sobrang sarap talaga, mga mommies. So, hanggang sa susunod po na aking video, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!